Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan. Dito naman po kami, dito sa Elizalde Broadcasting Company. Bago po mag-umpisa, andi dito ang mga barkada na kumbidado natin. Sa kanan ko, the former Manila Bulletin, si Bobby Inciso. Kumaway po, andi dito si Press, ang ating sultan. Na guwapo. Yes. Oh, tsaka nandito si Dato Lapo. Andiyan po. At ang inyong lingkod. Magandang hapon po. Pero bago ang lahat, batiin muna natin ng masaganang birthday ang ating manager dito, si Kuya Chot. Nandiyan, Kuya Chot. Palakpakan natin. Happy birthday po sa ating lahat. Marami pong salamat at nadagdagan na naman ang ating edad. Pero bago po ang lahat, papasalamat din tayo. Nandiyan si Kuya Hel, si Ma'am Mel, mga staff dito lahat para po dito. Pero bago ang lahat, ang ating sultan, si Press, pwede bang maano mang ating dasal? Press, okay, go. Itas ng kami natin. Wa kalarabu kumaduni amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kati ya Allah, ipapuro kami sa mula paladami. Ya Allah, relay kami nga wadi na dimidimanggal buka mga kalustan, ya Allah. Ya Allah, saksi sa nga agyong kaya galbo kami, ya Allah. Kami rasay kami si ito na mi Rabul Alamin. Ya Allah, dahil na pangin namin yung tas ka, ya Allah. At kay kikontrol sa langwan taman, ya Allah. Tibulog, ya Allah, pakalino ka, sumangali mo ka na dahil na pakarnon. Tibulog man na pagrino ka, ya Allah, sumangali mo ka, nadin manapakaroon. Ya Allah, ya Rahman, pakasaksik sa ngagyang kaya galbo kami, kaan kami makaugup kong mga tao, ap kumamarganan. Ya Allah, ya Rahman, Rabbana atina fi dunya ti hasana, wapil akhirat ti hasana, wakina aja banar, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maraming salamat, Sultan, Press. Ito man po ang dasal naman natin para po sa ating banal na ina, bago ang kay ama, ito po ang kanyang dadasalin natin para sa kanya. Ano, Sir Bobby, ha? Mga gusto natin. Kasi kanya ito, tungkol talakayan ito po, tungkol sa divine wealth nang na-transfer na po sa banal na ina. Sa ngalan ng totoong pagmamahal ng inang kalikasan, para sa buong kaayusan, kaligtasan, kasaganaan sa mundong ibabaw, respeto ng kaluwalhatian, kapayapaan at katarungan, alay sa buong sanlibutan. O Diyos ng kapangyarihan, lingkod ng kautosan, hustisya ng kaitaas-taasan. O Diyos ng kapahintulutan, pag-ibig ng lahat na lunas, kaparaanan at kailangan. Kaya na po yun. Palakpakan po natin. Ito naman po sa ating mga ano rin na sa ating banal na ama, purihin natin at pasalamatan natin. Ito po, mingi din tayo sa kanya. Ito po ang para sa kanyang mini-meeting dasal. Pakilagay po sa ano, sa puso natin ang ng kamay natin. Almighty Father, thank you for this new day. Thank you for loving and trusting us in spite of our limitations and wounds. Likewise, thank you for listening to our prayers and understanding our situation. Father, please continue to watch over us, especially as we walk through against the waves and storms of journeying in this life. Keep us standing strong and afloat, Father, by blessing us with a positive mindset and a persistent fighting spirit in order that we would keep going on
no matter what lies ahead of us. We place our worries, pains, anxieties, and doubts in your mercy. We pray also for those families who are undergoing severe trials in their lives due to health, financial, and relational problems. In Jesus' name, amen. Purihin po natin, palakpakan natin siya. Ito po mga kababayan ay tungkol na ito na sa final judgment and declaration of truth concerning the divine wealth for humanity. Lumabas na po ito at saka nakalibro na po ito, andito na with copyright. Already ito lang na April 16. Kaya itong dating taga Manila Bulletin na gustong magtanong sa atin si Sir Bobby Inciso, although matagal siyang nabakasyon sa abroad, eh nung mabasa po niya ito, gusto niya itong talakayin ulit at saka itatanong niya ang tungkol dito sa divine wealth na pinag-uusapan ngayon. Mga kababayan ko, we hope and pray in these trying times na naranasan natin. Isipin mo na, Sir Bobby, ang piso natin, 57 na sa dollars. Sa euro, lalo na yan. Naiiwanan na po tayo. Sabi, mayaman ang Pilipinas. Bakit ito nangyari, Sir Bobby? Kaya nga, lumutang na ito kasi maraming nag-ano ng kayamanan. Pag wala po kayong batas tungkol dyan, siguro, ito na po, batas na po ito eh. Lahat ang pinag-awayan ngayon, batas. Walang mangyayari kung walang batas tungkol dito sa ano ng kayamanan na itong divine wealth for humanity. Sir Bobby. Yes, first and foremost, I would like to ask you a question. Okay. On why is it na itong mga tao na ito nakakapaglabas ng kayamanan na hindi nalalaman ng mga Pilipino? Ano po ba ang pwede nating magawa na para matigil itong ganitong pangyayari? Sapagkat ang mahihirap po natin, mga kababayan, ang nagdurusa rito. Correct ka, Sir Bobby. Unang-una kasi, natatakot sila dahil nga wala silang hawak na batas. Kung may hawak pa sila ng kayamanan, lahat ng bansa may kanya-kanyang batas yan eh. That is, ito na nga ngayon na dapat na malaman ng sambayan ng Pilipino for the meantime. Kasi dito po sa Pilipinas mag-start ang totoong batas. Nakalagay po yan dito. Ito na yung divine intervention dahil sa, ito na nga, kita mo yan, pinag-uusapang batas, cha-cha. Yes, no? Eh, since noon pa, papalit-palit. Gaya noon na, 333 years tayo, na ano tayo ng Kastila. Then, nagkaroon tayo ng Commonwealth. Tapos, inano tayo ng Hapon noon. Nagkaroon ng 1973, si former President Marcos, nagawa ng batas. Then, after that, napalitan nung si Cory na, 87, Constitution. After 86, 87. Hanggang ngayon, yun pa rin ang batas. Kaya, yun ang nakakapagtaka ngayon. Lagi na lang tayong, kumbaga, inuulila tayo ng mga nakaupo. Sir Bobby. Okay, question. Yeah. Question. Paano ito mga mayayaman na naglalabas ng mga pera nila, inadala sa ibang bansa, na wala tayong kinalaman kung paano natin malalaman na kung magkano ang inilalabas nila sa bansa? Yun ang tanong ko. Paano mo pong, how can you assure us or give us assurances na itong mga pera na itong nilalabas na ito ay accounted for? Magandang ano yan, katanungan yan. Unang-una, pag nilabas mo, either dollars yan. Because you know, ang dollars, universal money yan. We are speaking in here about peso. Ang rate na matagal na. Ngayon, pag nakalabas ka ng dollar, may mga negosyo kunong ganyan, namumonopolize tayo ng mga superpower na yan. Pero sabi nga ng ito na ang magiging the new Jerusalem, mga na yan dito sa Pilipinas. Hindi na yung sa kanila na
Isipin mo, ang 1 peso is 57, ano na, ang $1 nila, $1, 57. Oh, eh, paano na tayo? Sila lang ang nag-ano yung mga nakaupo dyan, mga negosyante. Sila na lang lagi ang napag-usapan. Kaya tayo may hirap, hindi natin malaman kung bakit nagkakaganito ang bansa natin at ang itong mga, especially itong rate ng dollars, no? Ano na po ba at present ang isang dollar sa mga peso? Kaya nga, tayo mamulat na, mga kababayan ko. Hindi lang po ito, sabihin, mga Marcos Wealth, whatever it is, si presidente na po si Bongbong. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung ngayon na, wala pang nakagawa ng batas, ito na po ngayon yun. Ito na po yan. Final judgment and declaration of truth. Yun. Kasi pag wala pong batas, kahit anong hawak mo, kasi nandito po ang basbas. Parang sa atin ang banal na ama, just like us in our brother Muslim, kay Allah. Okay. Lahat ng ano, pati buhay natin, siya ang may-ari. Tama yun. Yun yun naman po ay clarificatory para maintindihan po ng ating nanonood sa TV na ito kung paano na ang pera ng dollars ay hindi natin kontrolado, samantalang ang pera natin ng mga pesos ay pinagpapalit ng dollars, kaya medyo naluwala tayo. Yun na nga po kasi yung batas. Yun na nga, ang pinapagulo nila ang batas. Paano paraan po natin makukorek ito na hindi kung ililegal natin na dapat nakaano itong mga dollars na ito na inaano pinapalit yung peso sa dollars para may control tayo, because as it is now I don't see any na nagpapatibay na itong $100 muna ito na nilabas. Eh, magkano ito sa peso? Isipin mo yan, kung $100, di 5,700. Okay, ito mo na. Meaning to say, ang $1 na lang is 57 pesos. Eh, kung may $10 ka, di 570. May litsyon mano ka na. Mayroon ka pang bigas. Eh, samantalang 10 piso, wala na yan. Pambayad lang yan sa mga tricycle. Kulang pa nga. Kaya nga, ito na po, baba yung batas na ito. Ito na po yung divine constitutional law. Yun. Kasi pag ito na po, naano na rin ito sa dyan. Kay buting Presidente Bongbong at saka kay Speaker Martin Romaldiser, mayroong na po napadala dyan sa inyong ano sulat. And even panahon pa ni, ano, ni Judge Puno during the time of former President Duterte. Kaya dapat ito na. Kasi nandito ang katibayan na pagkakaisa na ito. Ay kung sila lang na lagi ang nakaupo sa pera nila. Kasi Muslim na yan eh, kontrolado na. Kaya, Sir Bobby, ito na nga, because that is from man-made laws, gawa yan ng mga mambabatas, ang tagal na. Ha? Yeah. At ngayon parang tayo humihingi ng kung paano natin lalagay sa legal na ang isang dolyar ay katumbas ng ilang peso. Correct ka dyan. Ngayon, kailan pa? Ay pag-aawayan niya sila na nga lang ang... bakit? May pinirma na ba si BBM ng pera? For that effect, mag-2 years na siya. Dapat nakapirma na siya ng pera. Eh, until now. Bakit? Sabi nga ng awampay. Ano ba yung wala pa sa Maranao Press? Hindi, pag wala pa. Da. Oh. Sa Bicol, wala pa da. Ay sa inda. Oh, Bicol yan, Bicol. Oh, dai. Inda. Oh, inda. Da inda ko kung paano ini. Awan. Haang kunana. Awan pay. Oh. Di ang ibig sabihin, manong manang iyay Ilocos. La Union and to sa North, Region 1, Region 2, in every area na, and even sa Cordillera, mga kamag-anak natin dyan, sa Abra, lalayo po, mga Domingo, buwing dyan, lalo na dito sa Baguio, ay siguro, sana buhay pa yung kumari ko si Leonie Buendia.
anak ni Judge Buendia ng Baguio. Sana naman ay magkaisa-isa tayo na lahat tayo ay malaman kung ano itong nangyayari na ito. Dahil ang kayamanan ng Pilipinas ay ang kayamanan ng mga Pilipino. Correct. Oo. Eh, kailangan yung batas. Kasi itong batas na ito, andito ang kapayapaan. Tama. Wala na tayong peace. Tingnan mo yung climate na ano na to, na nangyari na. Bigla na lang baba, bigla na lang gera. Ito pa ngayon, ito wala na dito kasi intervention na po niya, mga kababayan ko. Divine ito, intervention ito. Kaya ito na ngayon, nasa millennial na tayo, prophecy. Mm-hmm. Yung mga noon pa, old fashioned prophecy, yes. Kumbaga sa ano, past is past, wala nang sisiyan. Subukan naman natin ito, kasi tapos na po itong libro na copyright na po ito. Ah? Magkaisa na po tayo dito para mailagay natin sa tama. Oh, ang maganda nga kasi ang pinanggalingan mo Sir Bobby, galing ka ng bulletin. Yung kinano di sa mga diaryo, sa television. Kaya kayo diyan yung ibang mga aga-ano ng broadcast. Ito na po dito sa Elizalde Broadcasting Company. Ito dito nyo lang po maririnig ang katotohanan na hindi na nagpaligoy-ligoy. Wala na ditong sitahan kung anuman. Nandiyan kayo mga Sir Senator, Ma'am, sa Kongreso, sa Senado, lahat pong nasa gobyerno, tulong-tulong tayo na even lahat yung mga governors. Ito na po yung batas. Ano pang gagawin natin sa amendment? Lalo ngayon, chat-chanay na sinasabi, ginagastusan pa. Ito po, wala na itong ano eh. Gawa na po ang libro. Bakit pa? Dito, Elizalde Broadcasting, dito lang po ito matatagpuan. Tama po. Tama. O Sir Bobby. Opo. Being the son of Nick T. Enciso, a columnist of Manila Bulletin, ako kuminsan po ang sumusulat ng column ng daddy ko. So, itong nangyayari na ito ay dapat lang na malaman ng buong kababayan natin mga Pilipino na ganito ang nangyayari sa ngayon, na dapat po natin i-correct ito. We have to have correction manners on how to be able to ito ma-solve itong problema na ito. Kaya nga, ano pa, ang pinag-uusapan natin puro pera, ay paano ang health natin? Yan. Lahat-lahat na yan, kasi nasa comprehensive, na mayroon na po ito, kumpleto. Andi dito po lahat ang divine program. Mm-hmm. Kasi sa kanya ito, at saka andi dito yung global platform. Wala na po yan kung sinong mga may project, kasi lahat po ng pera, nandito po sa Panginoong Diyos natin, lalo nandito ang mga kapatid nating Muslim, yeah, mag-aalam, magkaisa. Gusto nating malaman sa kanila kung ano ang kanilang damdamin sa nangyayari na ito. Kung sino po ang dapat makasugot nito. Hindi, kasi it should be ano, sa atin, tayo i-recap na lang ni ano, True Maranao Dialect. Yes, yes. Para yes, naman maintindihan nila, ng mga Maranawan. True Maranao, ang kanyang mga kababayan, lalo dyan sa, ayun, sige po, sa ano, Muslim countries. Yan, ano nyo po ito, sabihin nyo po sa inyong lingwahe ang pinag-uusapan natin ngayon. Oh, siguro mamay i-recap na lang 'yan. Okay. Tayo na maano dito Sir Bobby. Okay, okay. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kababayan, hindi naman po to paano pasiklaban o to sow confusion to anyone. Andi dito po tayo para to divulge the truth, ang katotohanan. Oh, kasi pag yung andami magsasabi nasa kanila raw yung accounts, nasa kanila raw yung kayamanan. Sila raw ang umahawak, sila lang daw ang signature. Wow! Gumawa kayo ng ano, hindi lang puro kama, mag-period kayo. Lumutang na po kayo. Kasi kung wala kayong batas, ay nako, siguro takot kayong lumutang. Ano-ano kayo dyan. Kaya hindi dito to sa baspas nito, itong Elizalde Broadcasting Company. Swerte naman tayo, it's happened that the manager in here, Kuya Chot, birthday pa. Baka ito ng yes, regalong napaka-ano. Sa pagka-birthday niya ngayon. Birthday, yeah. Oh, happy birthday, ha? Again, again. And again. Again. Kaya itong divine constitutional law, ang bagong republika ng Pilipinas. Wala po tayong inaano. Itong mga mambabatas, itong gumagawa ng batas, checkin niyo ito. Ha? Maybe, hindi naman, maybe you can give us features on how it should be done. Paano po ang hindi na. I give them already. Ayun. Okay, yeah. Okay. Alam na nila, in even Supreme Court, ang pinag-uusapan dito, maano na itong World Bank.
Kasi silang culprit dito eh. Sila nag-twisting the fact. Uh-huh. Nakalagay yan dito. Okay. And ito pa pala. And the President of the United States is obliged na makialam na siya kasi siya maging endorser dito. Dollars yan eh, nationwide. Can you give us some pointers there or yeah, views? Ay ito na nga, kailangan na yung ano ng Amerika, makiano na siya, the President of the United States. Kailangan na, kasi sobrang ng ano natin ha, sobrang ng ating kapigatian. Ano, Sir Bobby? Yes. Ay nakalagayan dito eh. Kasi kung ano yun natin. Iba yung may clarificatory. Ano, yan, talagang taga ano ka eh. Kailangan mo talaga yung ano kayo, kumbaga sa ano, concrete. Ito na nga, this is the last judgment, a declaration of justice and the sense of the true justice. Why is there no peace in the world? The situation in the world is becoming worse. Economy will collapse. The President of the United States of America will oblige to act the soonest possible time. Everyone should cooperate and help each other for the common good. Kasi kung wala kang endorser, sino? Sino pa? Lalo na talagang pinapaikot na lang tayo rito. Nakalagay po, they will endorse. Mga kababayan ko, kahit anong ano, lalo yung dollars yan. Ang pinag-uusapan dito, piso nga lang natin, $57 ang $1 nila. Hindi ba kayo na ano yan, naaantig? Tumataas. Hindi lang peso. Kahit sa 50. Whatever it is. An, alam mo, pag tayo na, magiging 80 pesos na po ang 1 peso natin. Tatandaan ko nung bata ako, yung $1 is equivalent to 4 pesos. Hindi, alam mo, Sir Bobby, alam mo, kung babalikan natin yun, oo. Ngayon na ang 1 peso natin 80, kasi tayo mag-ano ng pera natin. Oo. Ha? Takot sila eh. Andi dito ang back-up po sa atin. Sinasabi ko yan. Kaya ito sanang mambabatas. We are inviting you, ma'am, sir. Ah, saka na tayo magtalakayan dyan. Sa Kongreso o sa Senado. Andito po ako, nagsasalita ako. Ah, wala akong yung patumpik-tumpik. Ayan o, live po tayo, buong mundo na ito. Kaya masasabi ko lang, sabi ko, andito tayo, Sir Bobby, na to sow confusion. Sabi ko nga, hindi tayo para manglito. Para itama ang mga maling kaisipan. Oo. Ito na nga, ang inaano ko pa. At saka hindi po ako magtatayo ng reliyon para pagkitaan ko ito. Ginagawa mo ito in view of for humanity. Humanity. Oh. At saka I'm not claiming myself as a prophet. Uh-huh. As mostly claimed by other pretenders. Kasi ito divine law, divine constitutional law. Aywan ko ha, ay mga lawyer naman, may subject naman ng law eh, may law subject yan eh. Bakit? Yung sinasabi po rito, man-made laws, ha? Man-made laws, deceitful, erroneous, and prone to human error. Meaning to say, kaya nilang i-twist. Kita mo ngayon. In other words, man-law, man-lulo. Man-made laws. Man-made laws. Man-made law is man-lulo. Ah, ay, nandun na yun. Nandun na yun. But, pretending that, inaano nila eh. Ha? Kaya nga, sabi natin sa kanila, ito na nga dito, pag mayamang ka raw, ligtas ka. Pag ano ka, kalabuso ka. Sa ublo ka. Oh, saan na tayo mga kababayan? Andi dito, itong mga mahal nating kapatid na Muslim, i-interpret po nila lahat ang masasabi. Yun. Mananawagan din siya doon sa kapwa nila Kabaro. Kasi ito na po ang pagkakaisa. Itong batas. Kung ang batas niya hindi na magkikilalanin, ha? Paano pa? Sir Bobby. Tama. Dapat na ma-inform sila na kung ano yung nangyayari dito. Kaya nandito po sila upang makipag-isa sa atin na malaman nila kung ano ang dapat gawin nila. O doon naman sa mga, siyempre, ang iba dyan ay pera muna ang inuuna. Ito po mga kababayan, pera na ang pag-usapan natin. Wala na yung mga, ay siyempre, tatrabaho ka, pera rin yan. Ngayon, ang equivalent ng peso natin, Sir Bobby,
sa $1.57. Ngayon ha, ang palitan ay sa euro. O kung lapad, nasa 48 o let's say 49. Ang layo. Ang layo. Ngayon, nananahimik po tayo. Ha? Mga kababayan, alam mo ang problema dito sa Pilipinas na sinasabi, the silence of the good people. Yes, yes, yes. Oh. Kaya ngayon, eh, gigisingin po natin itong mga tao na ito para magkaisa-isa tayo na itama itong mga maling nangyayari sa ating bansa ngayon. Sobra na po. Sobra na. At saka bakit ano? Ang inaanoon dyan, majority na ito, eh lahat naman tayo nagdarasal eh. Mm-hmm. Kaya nga ang pinag-uusapan, kanino tayo nagdarasal? Meaning to sin, may creator talaga. Mm-hmm. Ay, yung iba dyan, wala na. Basta may pera ka, bahala na si Batman. Mm-hmm. Ano masabi mo, Sir Bobby? Totoo yun. But at least this time, naisa po tayo, nagkakaisa tayo, mga Muslim at ibang grupo, at tayo ay nagkakaisa sa ikabubuti ng ating bansa. Yan ang pinaka-importante. Totoo po yan. Mga katutubo sa buong Pilipinas, kung mapakinggan nyo po ito, gawa na po ang batas ng ito. Just like sa inyo, IFRA law. Yan na yan. In-embrace na li ang divine constitutional law. Kasi pinakang supreme na ito. Tingnan mo yung sa dagat na yan, West Philippine Sea, kung babalikan natin. Anong batas ang ginagamit nila dyan? Ha? Mm-hmm. Puro butas. Ang tagal na. Ngayon lang magkakagulo. Kung ano man na nangyari na yan. Takot po dito ang masamang espiritu dito sa divine constitutional law. Ang bagong republika ng Pilipinas. Kasi po hindi na natin pwedeng baguhin. Ang ano, kailangan ng baguhin natin ang batas. Batas na God's government in God's law for the people. Na dapat ito nang mangyari, Sir Bobby. Okay. Nakalagay sa libro po ito. Tama. Tapos na po at saka copyrighted na po ito. I will just ask you a question para okay. Ngayon mga ating mga nanonood dito sa atin ngayon nakikinig is paano po natin magagawa na itong exchange rate po ngayon na 50 na maibababa natin? Ito na po yan, unang-una, because of the divine intervention. Maliit lang po tayo. Pag ito na, pakinggan na, nabasa na nila. Walang ibang makakaano, supreme po ito. Kasi ito ng divine law. Kaya sinasabi ka lagi dyan ng ano natin, kailangan natin ng role of law. Diba? Totoo. Pero walang batas eh, wala tayong... Ayun na nga, dapat divine justice. Role of law. Tagdagan mo na. Kulang eh. Kulang. Ay, role of law, kayo lang dyan. Ang tagal nyo na. Bata pa yung kapitbahay ko, kayo pa nakaupo dyan. Oh, hindi na. Tatay nyo ang dating nakaupo. Ngayon kayo na naman. Oh. Tapos, apo nyo na ang manugang niyang nakaupo. Ang law nila yan, eh, ganito na ngayon yan. Ang law nila, loko-loko. Niloloko na tayo niyang law na yun. Ayan. Kaya baguhin na natin ito. Ilagay natin sa tama. Yes. Tingnan mo yung mga nandyan na yan na... assuming sila, kaya niyan, mga righteous, overmatch, inexcessive wise. Nasaan na sila ngayon? Wanted na. E ngayon, ano ngayon, mga cover-up, hindi mahuli-huli. Ha? Nagkamali daw, may sentensya na. Oh, may rapi, pera. May tao na nababayaran. Wala pong kaano na yan ngayon. Ito na po, andito kami. Alam mo, Sir Bobby, nagpapasalamat ako kasi alam mo naman, kasikatan na ng Manila Bulletin eh. Lagi, mabuti buhay ka pa. Tayo na yung father mo, di ba? Nick Enciso is my, the late Nick T. Enciso. Yun ang tatay ko. Tatay mo. At ako nagsusulat ng column ng tatay ko. Very good. Pero ewan ko, ano masabi mo dito sa nangyari na ito? Yan, but before anything else, bigyan po natin ang pagkakataon naman ng ating mga kasamahan dito na ano ang palagay ninyo sa nangyayari na ito at ano ang palagay nyo dapat natin gawin? Hindi, magsasalita na si Pres, through evaluation yes, na ito. Yes, yes. Sasabihan na niya in their own dialect, yes, yes. Which he can fully speak yan. And understand well. Yan. No, lahat naman nakikinig. Oh, sige ano, po, sige po. Ano, Sultan, ang masabi mo? Pre, sa mga napag-ano na namin, paliwanagan mo ang mga kababayan mo, ha? Sasalita nyo. Sam, di ka pwede.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangaling ko kala cho manaw salam na mambugin tanwa langon ni manto pumakinig ka so salam na kalilinta lagu ka pepia ginon. Sabah pro nakatia siji kami sa giyong kay paman na Elisaldi Broadcasting ka langkap na Amerikano ang mga tunganemi ang mga Muslim sa giyong kay paman na galibuki share agiyong kay kuan di ba yun constitutional law na benarai sabah pa ka bubenar yan na upamaka di benar na madakla kumustinun na iman to na din nung pamaakin kita question sa giyong kay galibukyan gwiti sa katano ang mga katungan na yan babay, mama, sa pakalagsi na ayad na importante tano na mamagugupa tano kagiyang kay paman na kuha na kati so copyright na paman na kati kakabunar yan kagiyang kay kayamanan na siya kanya gi na si Edi Siligu po di Siligu po na ni Sir sa si Kawala agyang kaya pamanakik sa agyang kaya kaya man na kana ba na pugulasan niya nun aral Kawala katirun ko na tinginar kaya wala gito yung pamanakapanginar tanong kaya pinakapanginar tanong na malaklap ko yung tanang kaya kaya na lagi lang yung mga bangko na malaklap ko mustin na dinusin ang pugita kada si Anan na huwag na din na miya ka question gito yung tanong ang mga Muslim mga tapa ka nagsii na magtulong-tulungan tayo, magugupa tayo sa giyang kay paman na galibukay siya. Kapama ka mga paugupa tayo na upama ka giyang kay na milabasay na suwakisop ka marginan na masikin ng paman na malumya ka sa nga sa kaatigitan ng mga maranaw. Paman na paugupay kung mga Muslim upama ka giyang kay masaksi sa giyang kay galibukay siya kasi na naidisigipoon ko kabay o Allah subhanahu wa ta'ala. Gito sa tanong na magisay sa tanong mama gugupa tanong langon pakanagsi mga Muslim maranaw apiantun ang Muslim na mama gugupa tanong kaantan makuha sumasinganin tanong mapia sa angkay dunia na amala na sa Alungan Amori. Gito ba paman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman, benar-benar na gito paman nakatirwa gito Sultan tanong sa Las Piñas ayaro imanto kapapantagan na paman na presidente sa Munuak Las Piñas nagi namiatin nagi galubak yake ini apa mana sir kaudiaya benar namiati busya kini yake ketan oai nagi nan apa mana pemaninakan apa mana bangsa ko mengangaran sa Muslim meranau na udah buat ke apa mana dusu dua tanu na apa mana ditanu apa mana kulutela agi apa mana lagi dah na udah buat sebab mengko isa manusia nadin makwa mga loks pagaramin si kawagama Islam, nagiinak na ba ni kapamungo agigalabaki akin eh. Kami ati kami ro na paman na sumusul niyatid na yung paman na galabaki. Katay so paman na ebidensya. Iyakin ni a chairman, a founder sa giyo paman na grupo akakaptan niyan. Sa kami, siya kaya kumakapto na miyati kami na pagtaw. Na upamaudiya benar na miyati kami na kektan. Oway, kaudi upaman na kapamungo na piyang ikatangamiti. Oway, na siya kay Asher Kernel Buendia na inshallah na piu-piu rin na yao pa maagalabak yan ay apang ni na Amerikano ang mga loks pagareme ang mga ngaran sa Muslim maranaw na suduan nyo na napagpada kami nyo ron kagi ay naknabay pa man nasasakatawa kirik saya talangun interod na paman na manusia ang mga ngaran sa manusia na rakyan ay oway, as kami nagalabak buar kami ron. Oway, kabenar ya paman na kigupta kaya kinatamok galabakabu. Nagito po, pakanudnar ka nung susalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat, mga kapatid natin. Tayo, nakaano na tayo. Naintindihan ninyo na rin ang mga hinaing natin. Lahat-lahat tayo, we hope and pray na magkaista tayo through this law, divine constitutional law. Subukan po naman natin, wala naman mawala eh, na magkaisa na. Kasi takot na, takot ang mga taga-ibang bansa dito kasi the creator itself, siyang may ano po nito, may utos. Napag-utusan lang po tayo. Wala.
Maraming salamat, mga kababayan. We hope and pray na we be together anytime. Lalo ngayon in these trying times, wala na po tayong alinlangan. Sir Bobby, yes, your last word. Them, we will inform you of what is going on para malaman po natin ang ng ating mga kababayan na mayroon tayong mga problema na ganito na pwede nating magtulong-tulong tayo upang tayong mga magkakapatid ay magkaintindihan at wala pong tayong nalulokong mga tao. Maraming salamat po sa Elizalde Broadcasting and to our celebrant Kuya Chop, the Professor Velasquez. Happy birthday, thank you very much. Happy birthday again. Thank you. Marami pong salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyakan dulu mirkan bucu salam.